na, paano po yung movie? Wala po talaga. Paano yung audition ko? Yung... Ay, puti, umasa ka po, Sir Rick. Eric, hindi nakakatawa yung prank mo, ha? Hoy, huwag ka naman mapikon. Pikon na pikon po ako. Hoy! Oh no! Ay! 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 Sandali! Hello mga bata, mga kajutay. Ngayon inaya ako ni Direk Paul na i-prank namin si RJ. Parang prank call. Yan ang road manager namin ni RJ Crow, si Direk Paul, sa mga teleserye nung bukas yung ABS-CBN. Pero pag bumalik sigurado, makakabalik din kami ni RJ. Tapos wala naman kami script ni Direk Paul. Tapos bahala na kung ano mangyari mamaya. Ibi-video ko habang tinatawagan namin si RJ. Tingnan natin mamaya kung ano mangyari. Hello Matt, ready ka na? Na so tabagan ko na si RJ, ha? Okay, direct ako. Sige, okay. I-add call na kita, hold daw, wag may baba, ha? Okay, okay. Eh, natatawagan na namin si RJ, mga... Si Direk Paul to, tapos si RJ Cruz, ipaprank namin. Tingnan natin kung ano magiging reaction ni RJ. Hello po. RJ, good afternoon. Hello Matt, nasa kabilang line ka na ba? Apo, direct nandito na pa ako. Okay. RJ, congratulations anyway doon sa audition na ano na binigay mo sa akin na video, pumasa ka. Thank you po. But I'm having problem with Matt. I don't know kung bakit nangyayari to sa ganitong ano, pagkakataon. Okay, Matt. Direk. Yeah, okay. Paano mo nasabi na si RJ makinig ka kasi ikaw yung ano dito, isa ka sa mga concern, ha? Tama. Okay, isa ka sa mga subject dito, kumbaga. Paano mo ma-justify sa akin na si RJ ang ipapalit mo dun sa role? Kasi Direk, okay sana sa akin kasi nagbigay naman ako sa inyo ng video, pumasa naman. Problema kasi direk yung sa katawan, sa build ko, hindi ko ano eh. Yun na nga. Alam nyo naman. Matt, sandali, makinig ka sa akin na. Ito na naman tayo, ha. Bakit ka nga nag-commit muna na pinasa mo na si RJ is accepted niya yung role, eh hindi niya pa alam kung ano yung character. Bakit pinush mo si RJ? Napasubo kasi ako dun sa caster, direk. Bakit mo ko binypass? Yun nga, direk, eh. Hindi sana ako pasensya sa'yo dahil naging busy ako mga nakaraan. Hindi kita na-contact. Eh, nung kumontak yung caster, naipit ako direk. Kaya sinendang ko na ng video. Okay, nag-send ka ng video. Unang-una, ang sinabi mo doon, kaya mo yung role. Tama ba? Opo, direk. Opo. Sinabi mo na kaya ni RJ, hindi pa naman alam ni RJ kung ano yung magiging role. The good thing is pumasa si RJ. Okay, RJ ganito siya. Okay. Ang hinahanap ng character is willing makipagkissing scene sa isang matrona. Thailander movie to, ano nga, RJ. Ang location, dito sa Tagaytay, pati sa Subic. Ngayon, ang character na hinahanap nila is yung character ni Matt. Pero nakakaloka dito, ang laki ng chan ni Matt, hindi siya pwedeng maging sexy. Tapos, may bad exposure kasi siya. Sinabi ni Matt nung una is kaya niya. Tapos eventually nag-back out siya. Ako ngayon ang nag-iipit. Yun nga, direk, kaya kung ano lang dahil maano yung chunk ko, hindi uubra. Eh dahil pumasa naman si RJ, tas maganda naman ang build ni RJ, may itsura naman si RJ. Direk, baka pwedeng si RJ na lang. RJ, ito yung tanong, willing ka ba tanggapin ang project na to na may kissing scene sa matrona? Tapos may bad exposure? Bad exposure po? Ay, yung bad exposure po, hindi ko po ma... Bakit? Ba't hindi mo kaya bad exposure? Yun lang. Ano pa naman eh, 1 week from now, saka mag-shooting. Hindi, direk. Parang... Direk.
Bro, RJ, makinig ka. Bro, exposure kasi to, bro. Kung ganyan lang yung katawan ko, yung parang nag-gym, igugo ko to eh. Opportunity to. Ano, brother? Sandali lang, man. Ikaw nga yung kinagyan ni Direk, tapos ganyan ako sabihan mo. Hindi. Buti nga pumasa ka eh. Alamin mo muna yung side ko. Oh, ano yung side mo? Pwede kong salitain mo muna ako. Hindi ikaw yung kausap ko si Direk. Ano ba yan? Alam ko, Archie, ano yung ano mo? Gusto mong sabihin kay Matt? Kasi si Matt sa akin, ito si Matt, namumurok sa akin ha. Ako po, nag-explain lang po ako sa sinasabi niya. Yung, syempre, alamin niya. Yung side ko muna pa, yun masabal po kasi agad si Matt eh. Sige, magsalita ka RJ. Ano po kasi, yung sa ano naman po, yung sa kising-sing naman po, wala naman po problema sa akin yan. Pero kasi yung pagpapakita po, medyo parang hindi pa po ako ready sa ganun direct eh. Okay, eto, eto RJ, kung hindi ka ready sa ano, sa back exposure, what about front hand? Ayun. Ano po? Front hand. Ganda yun ah. Kumbaga, markado siya. Direk sa Viva Max ba to? Alam mo, wala kang pakialam kung saan project ko. Nakialam ba ako sa'yo? Nakipag-negotiate ka doon? Di ba hindi naman? Asensya na, Direk ha? Eh, nako, pag ganyan, Matt. Ano, last project mo na sa akin yung Mia Culpa. Oh, no! Wag naman, Direk. Pasensya na. So, RJ, what about frontal? Direk? Pwede pong, hindi na ba pwede yung walang ganyang exposure, Direk? Kasi, Direk, pag kasi, ano, hindi ba talaga pwede sa ganyan? Okay lang sana yung top, pero magpapakita po ng back or yung frontal, Direk, parang, hindi mo kaya. Kissing scene, okay pa, Direk, pero yung... Ayun, Direk, kissing scene daw. Kissing scene naman po lang problema. Wala, okay, basta huwag lang po yung may bad exposure or may, ano, yung front exposure, Direk. Kasi, Direk, ano naman, eh, professional naman, pero kasi yung pagpapakita, Direk, malaki po yung magbabago sa image ko po pag ganun po, Direk. Eh. Sa image mo? Oh, tsaka hindi po ako ready, Direk, eh. Ano ba yung image mo at saka kailan ka magiging ready? Ito kasi ano to eh. Kumbaga minsan lang kumakatok yung ano opportunity para sa isang ano sa isang talent na eventually makikilala pag nagampanan mo ng maayos yung character mo sa pelikula. Ha? Ano ba yan? Nakakahiya naman. Eh, alam mo pag sinungaling ako sa inyo direkto sabihin ko ba sa inyo kung ano? Hello, Matt. Paano nga natin ito mare-resolve? Ayaw pumayag ni RJ. Jay, baka kaya mo na ito, bro. Kung walang bad exposure or front direct, hindi naman ako hindi dyan eh. Kaso, Direk, hindi confident yung quit ko, Direk. Tumatawa ka ba, Matt? Nagtatawa na ba si RJ? Hindi ako yung tumawa, Direk. Hindi ako ba? Tawa kasi na tawa kami, RG. Naiisip na tayo dito eh. Ang tawa na tawa. Ngayon lang ako sabi mo, hindi po confident yung pet ko, Direk. Kaya hindi na kami tumatawa. Oh, ano ngayon gagawin natin, Matt? Ha? Pinasubo mo ako eh. Hindi, baka kain namin itong dalawa. RJ. Ano po, Direk? Ano po? Yung sa butt exposure, pati sa frontal, ang kadouble mo si Matt. Payag ka. Sige po, wala pong problema. Papayag ka, Matt. Pwede ba yung double, Direk? So hindi mo tatanggapin yung role ha? Sayang, bro. Opo, Direk. Hindi yung sa exposure po kasi doon po ako na ano, Direk. Sorry po talaga. Eh, hayaan mo na. Ano lang naman yun eh. Art naman to eh. Tapos 10,000 per day, 70 shooting ka dito. Sayang ah. Direk, sorry talaga. May isang role dito na hinahanap sa akin. Meron ano kissing scene sa isang ano ren, sa isang gay naman na character. Willing ka, Matt? RJ. Basta po walang exposure. Walang exposure pero gay to ha. Ano ba? Gay. Ha? Paano po? Kissing
ano, anong po siya? Pan, yung super duper intense na ano na na may club sa kapartner mo na ano na gay. Pero ang role mo dito straight ka. Okay sa yung ganung role, lakasan mga boses mo, di kita marinig. Sige po. Ano po ba sa direct? Ano po yung movie ganun? Oh, Thailand movie to. Sige po, direct. Ilang days po yan, direct? 7. 7 days. Oo. Oh. Okay ka, Matt. Ay, ano, RJ? Sige po. Okay. Ang kalabsin mo dito si Matt. Yeah. Kayong dalawa ang ila-line up ko dito kasi nagkaroon ako ng ano, ng option just in case mag-back out si RJ. Willing ka, may love scene kayong dalawa. Ha? Eh okay. Problema mo na walang bat saka front exposure direct. Oh sige, alisin na natin yung ano, yung frontal, dito ka na sa ibang character, ha? Hello, Matt. RJ. RJ. Okay. Ano ha? Actually, ano eh. Salamat sa participation. Nandito ka sa vlog ko. Pinaprank ka namin ni Matt. It's a prank. Nako, yari ka na naman, RJ. Ha? Nagagalit ka pa kanina. Wala yung prank nga yun eh. Yung Oy, wag kang umarte diyan, natapos na yung episode. Ang dali lang, direk umasa ako direk eh. Oo nga, part nga yun ng prank. Ay, hindi direk. Hindi ko pwede yung direk. Anong gusto mo? Ako mag-produce ng ano, ng project? Direk. Oh. Ang tagal ko naging time ng project. Oo, kasi ang tagal natin magkita-kita. Ang galing mo nga dun eh. Ang galing mo dun, RJ. Ang kasangkapan ko dito si Matt. Eh hayaan mo na, magkakaroon ka rin ng project na ganyan. Pero hindi nakakatawa yung prank mo ah. Uy, huwag ka naman mapikon. RJ, krusikon pala. Yung direct mong prank po. Eh. Direk, alam niyo ba kung paano ko pinunan yung ano na yan? Yung video na yan. Ang galing mo nga doon. Mami told yan direk. Ha? Nasa taas ako noon. Kahit kay Kuya Jet, tanong yun, namang problema ako pa paano ko gagawa ng audition. Ang galing mo nga doon, RJ. Kasi yung PA dito sa Wigam. Oo, ang galing mo doon. RJ, napikon ka ba? Pikon na pikon po ako. Hindi po direk. Eh, wala naman po akong magagawa. Sanay naman po kung umaga direct. Wow, RJ, ano naman na darating din ang time mo. Tingnan mo, nakapag ano ka na, nakapag-vlog ka na. Mas nag-boost na yung confidence mo, di ba? Oo, totoo talaga, nakita ko yung progress mo na ano na ibang RJ na to na tipong kung may kumpiyansa na sa sarili. Ayun. Oh, grabe ka direct, Paul. Prank mo pala to? Oo. Guys, napaka-galing mag-prank ni Direk. Wala talaga akong idea. Pero ayun, yung pag hindi ko sa offer dun po sa project na parang bibigyan nyo. Kasi syempre, parang alam ko na hindi ko kaya. Mahirap naman po na i-go ko siya. Tapos pagdating dun, mas mapapahiya kayo or hindi ko magawa. Mas lalong magagalit sa akin. Kaya yun din po yung inisip ko, Direk. Pero ayun, syempre, siguro darating din po yung time na para sa'yo. Na para po sa akin. Oo. Basta RJ, so, ano lang. Kung lagi niyong sinasabi, kung para sa'yo, para sa'yo. Kung hindi para sa'yo, siguro may tamang time. Ito lang, yan, diba, ito lang RJ, yung kailangan mong tandaan. Kung nagdadasal ka man na may hinihiling ka na hindi binibigay ni God, I'm sure na may darating na best na para sa'yo na more than pa doon sa inaasahan mo na hinihiling mo sa kanya. Yun lang ang tatandaan mo, RJ. Opo, direct. Thank you po, direct. Thank you po. RJ, I wanna see you one day pagbalik ko ng QC para makapag-vlog din
with Matt na yung face to face talaga, meron akong dalawang content na para sa atin, ha? Apo. Oo naman po, wala pong problema yun, Direk. Thank you po, Direk, ngayon. Salamat. Mag-subscribe po kayo kay Direk Paul, grabe. Unexpected. At syempre, guys, subscribe din po ako at si Matt. Ayun, maraming salamat po. Okay, may utang ako sa iyo, RJ. RJ, salamat ha. Ingat ka lagi. Bye-bye. Apo, Direk. So, tapos na yung pagpa-prank ko kay RJ. Siyempre, ang kakuntsaba ko dito si Matt. Yun na, Matt Fernando. And please subscribe to my channel. Kay Direk Paul na content. Tapos yan, pupuntahan nyo din yung channel ko para may makita kayo mga iba't ibang vlog naman. Bye! Matt, maraming salamat. Maraming salamat sa mga subscribers ng Direct to the Pole. 94,000, 6,000 to go. 100 na. Dream ko talaga yon. And tutok lang sa mga susunod ka pang episodes. And sana nandyan lang kayo for Direct to the Pole.